Ito po yung ginawa kong new automated school form 2. Ito po yung tinatawag nating daily attendance report of our learners. Pwede pong gamitin sa lahat ng grades ang template na ito. Ngayon po ipapakita ko sa inyo kung paano gamitin. I-click muna, ang una pong gagawin natin ay i-click po natin itong form para po sa month of June. Ayan po. Click po natin. Ito po yung form ng SF2. Kung titignan nyo po itong form na ito, hanggang 60 learners po ang pwede nating i-encode para sa mga lalaki. 60 learners din po para sa mga babae ang pwede i-encode natin. So, mag-encode po tayo ng learners natin. Maglagay rin po tayo ng isang babae. Dito po. Ayan. Yung mga excess cells na po na hindi natin magagamit, pwede po nating i-hide. I-highlights lang po natin itong row 19 hanggang row 73. Then i-right click po natin dyan, then i-click po natin itong hide. Ayan po, then hilahin na lang po natin itong pataas ng linya. Ayan. Then ganun din pong gagawin natin dito sa mga babae. I-hide po natin yan. Ayan po. So, ang una pong gagawin natin dito ay maglagay po tayo ng E. Yan po ang unang gagawin natin dito sa month of June. E stands for entrance po. Balikan po natin yung cover sheet at tignan po natin yung legend doon. Ito po yung legend na ito po yung mga imamark natin. Ayan po. X stands for absent, double A absent in the morning, AP absent in the afternoon, LE late enrollment, TA tardy in the morning, TP, so on. Tignan po natin na lang doon sa ano, nasa drop down list po yung ano, yung mga ito. At subukan po natin maglagay. Ayan po. Ayan. Ayan po, makikita natin yung nandun sa cover sheet. I-click lang po natin yung E. Ayan po. Hanggat hindi po mailalagay, hindi po makikita yung number of enrollment dito. Kasi dito lapit po, halimbawa, late enrollee siya, pumasok siya sa last day of the second week of the of June. Ayan po. So, naging 2 na. Kahit na may nakalagay na name of learner dito, pag hindi po panalagyan ng E, hindi po makikita yung total number of enrollment. Ayan po, 2. Makaabot na dito, naging 3 na po yan. Okay, pansinin po natin dito, may error po dito kasi po, wala pang number of classes dito. Ilalagay po natin, dun po tayo sa cover sheet maglalagay. So, palitan muna natin itong school ID, na-edit po yan. Na-edit din po itong grade. Ayan. Itong section, na-edit din po. Ayan po. Mag-automatic na po ito sa lahat ng sa following months. Itong grade at itong section. At itong school ID, automatic na po yan. Tignan po natin. Ayan po. Ayan po, nag-automatic na po. Automatic na po yan. Sa ibang months. Okay? So, pansinin po itong dates at saka itong day. Mapapalit, automatic na pong magpapalit yan pag magpapalit po tayo ng school year. Sa lahat po ng months, automatic na pong mapapalitan.
Subukan po nating palitan yung school year dito sa cover sheet. Dito po tayo magpapalit. Ito yung pinaka plate number ng kotse. Ayan po. Ito po. Ayan. Continue po natin yan. So, balikan po natin yung June. Ayan na po. Napalitan na po. So, baguhin po natin yan. Dito po tayo maglalagay ng E. Dito po tayo. Ayan. Ayan po. Yeah. Baguhin natin yan. Dito tayo maglalagay. So, tignan po natin yung ano, yung summary. Hindi pa pala tayo naglagay ng number of school days. Bilangin po natin. Ayan po. 5, 10, 15, 20. Dahil po sa holiday ang June 12, papakita ko po sa inyo mamaya kung paano lagyan ng marking yan. So, 19 po ang ilalagay natin dito. Ayan po. Balikan po natin yung form. Ayan po, na okay na. So, na-edit po itong enrollment as of first Friday of June. Dalawa po at isang babae. Isang na-late. Ayan po. Ayan po yung summary. Meron na rin pong generated through LIS. Ito pong space na ito. Ang pumipirma po dito ay School ICT. Ang pumipirma po dito. So ang enrollment as of end of the month is 3 po. So, itong enrollment na po ito ay mag-a-appear na po sa following month, sa month of July. Tignan po natin yung July. Ayan po. I-hide po natin itong excess. Dito rin po sa mga babae, hide rin natin itong excess na, ano, na cells. Ayan po. Pansinin nyo po, blanco po ito. Hindi po mag-automatic yung name of learners o yung learners na na-encode natin sa June. Hindi po mag-automatic dito sa following month. Kasi po, may mga learners po na mag-transferred in o kaya mag-drop out. Hindi po natin alam kung meron sa mga susunod na buwan na mag-drop out. So, dito si... Oh, halimbawa po, si Redford. Transferred in po sa month of July. Dito po siya nag... Ano, tingnan nyo po yan. Dalawa na nanggaling po ito sa enrollment na po ito sa June. Maglagay lang po tayo dito ng transferred in. Ayan po, 3 na. O, halimbawa po si Dito Lapid, nag-drop out. O, yan. Nag-drop siya, kaya bumalik po sa 2. Wala na namang error na naman po ito. Kasi po, wala pong number of classes. Bilangin po natin itong ano. 5, 10, 15, 20, 23 po. Ano dito. So, ilagay natin dito ay 23. Balikan natin yung July. Ayan po siya. Okay. Okay na. So, na-edit po ito. Dalawa yung lalaki. Isang babae. Ngayon po, wala nang late enrollee. Kaya 0 po ang ilalagay natin dyan. Ayan po. Automatic na po yan. Kung papansinin nyo po, isa ang nag-drop, isa ang nag-transferred in. So, dito po sa remarks, dapat maglagay po tayo dito ng dropout. Dito naman, transferred in. Ilagay po natin yung school na pinanggalingan niya. Ayan po. Ayan po yung ano. O, meron na rin pong lahat po ng months. Meron pong pipirmahan dito ang school ICT. Ayan na po. Balikan po natin yung June.
In case po na paano po tayo maglalagay ng markings dito sa holiday. Ayan po. Punta lang po tayo dito sa cover sheet. I-click po natin itong needed shape for holiday. Ito po, i-click po natin yan. Okay, then, i-click po natin ito. Then, i-click po natin yung line. Then, i-right-click natin. Then, copy. Then, balik po tayo sa John. Ayan po. I-click po natin dyan. Right-click. Then, i-paste po natin yan. Ayan. I-move lang po natin yan. I-palit. Ayan. Pwede po natin palitan itong text dito. Hindi. Independence. Ayan po. Pwede po natin palitan. Pwede po natin paliitin yan. Yung font. 18 po yung ginamit ko dyan. Pwede po natin gawing 12. Pwede rin po natin i-format yung shape. Alisin natin yung linya. Pwede po natin palitan yung kulay. Ayan po. Pwede natin palitan ng green. O kaya, pwede na lang po natin i-white na lang natin. Ayan. Gawin na lang natin white. Ayan po. Yan po ang gamit ng template na ito. Sana po nagugustuhan ninyo para na rin po sa ikagagaan ng ating reports, paggawa ng reports, dahil napakarami na po, sobra po ang reports na inihahanda natin. Sana po ang template na ito ay makatulong, kasi automatic na po, wala na pong problema. Salamat po sa walang sawa ninyong panunood sa mga videos ko. Kung gusto nyo pong makita yung iba kong mga interactive files at automated files na ginawa ko, at yun pong mga graphic designs, tumatanggap rin po ako sa pag-enhance o paggawa ng logo, school logo. Bisitahin nyo po ang Facebook account ko, Tadeus R. Fernandez lang po ang i-type ninyo. At tingnan, mag-join rin po kayo sa Passionate Mentors para makita nyo po yung mga files na uploaded doon na makakatulong sa inyo. Nandun din po yung mga videos ng mga interactive at automated files ko. Maraming salamat po ulit ang inyong lingkod, Tadeus R. Fernandez, ang admin po ng Passionate Mentors.